Okay, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. At syempre, katulad po ng na-present kong kwento kanina about Jody Santamaria and Iza Calzado, ngayon naman po, tungkol naman sa Diamond Star Maricel Soriano. Kasi marami ang nakapansin sa trailer nung book 2 ng kanilang teleserye. Yung ang sa iyo ay akin, lahat tuloy. Naisip ko yung kaya ano, ang sa iyo ay akin. So yun po, na napapanood of course sa Kapamilya Channel at saka sa A to Z Channel ng yung bagong free TV nga na pag pinagpapalabasan ng teleserye tsaka teleserye at showtime ng ABS-CBN. Yun po. So, ang eksena kasi, marami nakapansin. Parang ramdam na ramdam daw ni Iza Calzado yung masakit na sampal ni Maricel sa kanya. So, tinanong yun kay Maricel kung baka naman nasobrahan ang sampal niya kay Iza Calzado. Na carried away ba siya doon sa tindi ba ng eksena? Yon, sinagot po niya yan. Tapos, tinanong si Maricel din kung gagawa pa ba siya ng teleserye. Kasi ngayon, di ba, pandemic, ang hirap-hirap. Ang daming artista na ayaw nga magtrabaho, ayaw lumabas ng kanilang mga bahay. Pero si Maricel, eto po ang sagot niya. At syempre, naikwento rin ni Direk FM sa unang video ko nga kanina na si Maricel halos nanginginig na parang sa isang eksena doon. At nakialam naman natin, aware naman tayo doon sa isang eksena rin na kung saan ay halos kalad ka rin ang sasakyan si Maricel. Diba, nadapa siya doon at nagkasugat ang kanyang peklat. Pinakita niya po yun yung peklat na nangyari doon. Pero anyways, medyo humihina na yung connection kanina kaya halos hindi na magkaintindihan. I don't know why. At syempre, may mga questions din like tungkol sa mga anak niya na sinagot naman niya. So, isa-segue ko na rin po para isang pasada na lang ng mga video. Kasi nga, parang ang feeling ko lang, dahil si Maricel Soriano, dapat bigyan natin siya ng special attention talaga. So, dapat solong-solo niya ito. Pero mamaya, may chika pa ako about that. Okay, panoorin po natin ang video ni Maricel Soriano. Let's watch this, guys! Palagi kami na nakaabang doon sa kung ano ang instruction na ibibigay sa amin ng direktor. Yun lang yung gagawin namin. Hindi pwedeng lumagpas doon, sumobra doon. Kasi yun lang talaga dapat. Kaya tama yung lahat yung sinabi ni Rita. Sinampal ni Maria, yung gano'n. Ay, ano nangyari? Nag-lipstick ni Isa, napunta sa kabilang pisne. Paano ba tumalunod? Yung kasama yun doon sa aming pagiging artista. Na kaya nga kami tinawag na artista para makita na kung effective ba ito sa mga manonood. Na kaya niya ginawa kasi ganito ang storya. Alam nila yon. Ang pagka maraming sagabal, di ba? Pero ang trabaho namin kasi mahal namin, kaya nagmumukhang madali pag ginagawa namin. Hanggat kailangan ako, nandyan ako. Kaya yung willing, more than willing to work. Wow, wow. Para sa ABS, gagawin ko yun. Wow. Naririnig kita. Naririnig ka namin, Romel. Professional kayo. Ayan nga yung peklat. Ayan, ito po ang pangalawang question na eh. Since dalawa rin... Oh. Opo. Kung naririnig po kami, Romel, pakigalawang baso. Ito po ang pangalawang question na eh. Kasi di ba, dapat nakita ko na po, di ba dalawa rin po yung anak niyo, si Che tsaka si Maron? Kung halimbawa ba sa totoong buhay, meron din silang sikreto, tapos inamin nila, tapos syempre magagalit ka. Ganun. Hello po. Okay na, isa sitwasyon na... Tatlo lang kami. Nadagdagan ng dalawa yung dalawa kong aso. Yun. Kaya kami lang talaga. So hindi ako siguro aabot dun sa eksena na yung dalawa kong anak na babae dito. Kasi yung dalawa kong anak na lalaki, open sila kay mama. Open na open yung dalawa kong anak. Lagi sila nagsasabi, nagko-confide sa akin. Okay, ganun ka professional ang Diamond Star, no? Imaginein mo, siya talaga, gagawin niya yun para sa ABS-CBN. For sure, kasi di ba, alam naman natin ngayon ang talent fee ng mga
artista ng ABS-CBN. Eh medyo half-half-half lang yan. Kung tutusin, pwede naman huwag tanggapin na ni Marcel, magpahinga na lang siya. Marami na rin naman siyang ipon at yun na nga, okay na rin naman siya. Professional na rin naman yung mga anak niya, so wala na siyang halos problema. Pero mas gusto niya pang magtrabaho. But anyways, yun nga, additional na cast na character sa ang sayo ay akin ay si Joseph Marco. So tinutukso kanina kung si Joseph Marco ba ay malaking banta o threat ba siya kay Sam Milby. At gaano katotoo ba na na-insecure si Sam Milby sa pagpasok ni Joseph Marco? Kasi nga naman sa season 1 or sa book 1, mag-isa lang siyang lalaki na pinag-aagawan ng dalawa ni Jody Santa Maria at ni Isa Calzado. Tapos ano din yung pakiramdam? Tinanong na rin siya kung ano yung pakiramdam niya na parang kinamumuyan ng mga fans ang karakter niya, parang masama rin kasi yung character, parang ganon. At syempre pa, tinanong siya kung gusto niya pa bang mag-work or what. Ang sagot niya po ay, well, tanong hindi pala ganito. Bakit ba gusto niya nang umalis muna ng Pilipinas at umuwi ng Amerika? Bakit? May tinatakbuhan ba siya? Or sino ba ang gusto niya pang makita? Or sino gusto niya makasama? So yun na muna for now. Pa, hindi, panoorin po natin itong interview kina Joseph Marco at Sam Milby. At di na rin po ako magpapaalam doon mamaya. So dito na po. Maraming salamat sa patuloy yung pag-suporta dito sa aking YouTube channel. At please, pakiclick ang notification bell para every time may mga bago akong video na i-upload ay malaman nyo agad. Updated kayo sa mga chika at chismis. Anyway, yun na lang muna for now. Panoorin po natin to. Let's watch this, guys. Thank you and see you soon. Bye-bye! Happy na nakasama ako sa show na to. And I just feel so overwhelmed. You know, before I heard na, you know, that I'm gonna be part of ASEA, sobrang na-excite ako because I know that it's being head by Direct FMR and I've been wanting to work with him again. Kasi last, I think that was 2013 last time I worked with him, but it was just like 1 week lang. And I told myself that I want to work with, you know, this director again. I just find him, he's brilliant. He's very passionate. Yung passionate towards acting, towards work. Sobrang, it's so contagious. So I feel so blessed every time I get to work with him. And of course, working alongside with Jody again, Sam. I've worked with Sam and first time working with these two actors and with Isa, also with Miss Rita, first show ko, kasama ko si Miss Rita and of course Miss Marcel. You know, I'm just, yeah, first time. So yeah, I'm just really excited kung paano namin gagawin yung mga eksena. And I wrote the week 10 script. I'm just so thrilled na, you know, na magawa namin that. So, yeah, I hope na makatulong ako dito sa show na to. And, yeah, sana po panoorin niyo po ang season 2. I'm excited na sasama na si Joseph sa show namin. Magbibigay ng bagong kulay din sa project na to. So, I'm excited. And I'm sure there will be conflict sa characters namin. And ayaw pa ng syempre mga spoilers, but malalaman niyo yung sa dalawa, because hindi ko na po ng explanation ko. Ano ulit yung tanong? Minamata ko kasi si Sam. Sorry. Paano mo lalabanan? Kasi swerte mo, ikaw lang ang lalaki for season 1. Ngayon, dalawa na kayong lalaki. So how? Gabriel, the struggle of him is okay, yung ngayon yung nangyayari sa kwento is galit na galit siya kay Elise, yung asawa niya. He wants to be with Marisa. So ngayon magsa-start na yung book 2. So you'll see ano ang gagawin ni Gabriel. Ipaglalaban niya yung pagmamahal niya sa asawa, or is he going to go for Marisa again? And ngayon na papasok din si yung character ni Joseph, si Avel. Is it going to cause conflict sa gusto niya kay Marisa? So I don't want to put any spoilers, obviously, but yun nga, anong gagawin ni Gabriel? Is he going to fight for his wife, or is he going to go for Marisa? If it were me, I would be kind of, I know ang daming nagagalit kay
kay Gabriel because sometimes he's not doing the right thing. Pero yun nga, naiipit siya. What do you do? You're the woman you did have an affair with, and I'm not mali talagang ginawa niya, but she's the mother of your child. Na best friend pa ng asawa mo. Parang ang hirap. Ang hirap with everything that's going on. I don't know if I could handle it, though. I really don't. Ang hirap. Ang hirap talaga. Ang galing. Ibig sabihin, ang galing ng writer kasi binigyan ka na parang yung future, anong mangyayari sa atin and with our work, it made me appreciate having work so much more and just loving and appreciating having work. And my heart goes out sa mga kapamilya din na wala ng trabaho. But I mean, me having work now and having been with these amazing people and being in the show, it made me so grateful. So, pero pagkatapos ng project nito, I do want to go home and visit my family, my parents, because my dad, kaka 86 pa lang siya, may dementia din siya, so I wanted to spend time with them. But if there's another project, even with this, with what's going on, I would definitely, because I mean, it's such a big blessing. It's such a big blessing talaga.